Hi, this is Veldin Lim and you are watching Relationship. Shift your relationships, change your life. Right now, I'm here in the family reunion ng pamilya ng asawa ko. And alam nyo, magpapasko na bukas and tayo, marami tayong attendan na Christmas parties, Christmas reunions. And alam nyo naman natin, kapag umaattend tayo ng family reunions, minsan hindi maiiwasan yung mga taklesang tita, taklesang relatives, yung mga titas of Manila, titas of our families, ang daming mga taklesang tanong. For example, babanatan ka, uy, tumataba ka. At minsan, gusto mo na lang ang response mo sana, gusto mong patulan at sana sabihin, ay, ganun po, tita, oo nga, tumataba nga ako, kayo naman po pumapangit. Yung ganun gusto mo patulan. O kaya minsan, may magtatanong sa'yo, oh, bakit wala ka pang asawa? At minsan, gusto mo sanang pilosopohin at sabihin sa kanya, eh, kasi naman po, tita, baka po magkamali ako ng pagpili ng asawa tulad mo po ng pagkakamali ninyo. Gusto mo ng patulan. O kaya, babanatan ka na, oh, bakit wala pa kayong anak? Gusto mo sanang pilosopohin at sabihin na, well, ano ba yan? Anak yan eh. Hindi naman yan laruan na nabibili sa Toy Kingdom, di ba? So, minsan gusto mo ng patulan, di ba? O kaya, minsan meron kang tito, kaya tita, babanatan ka pa. Uy, buti pa yung minsan mong yan, meron ng kotse. Ikaw, ba't wala ka pa rin kotse? Nagko-commute ka pa rin. At minsan gusto mo sanang banatan at sabihin na, well, at least ako, wala akong utang, siya, lubog sa utang. Minsan nakakapikon, gusto mong patulan, but today I would like to teach you how to respond and not react negatively to the tita's comments in your family reunion. Kasi alam nyo, naniniwala ko yung mga tita natin, yung mga kamag-anak natin na yan, they mean very well to us. Wala naman silang masamang ibig sabihin, masamang intention. In fact, what you want a boyfriend, you want a husband, you want a baby, you want a new car, you want to be abundant financially. Lahat yan, gusto din nila para sa iyo. Kaya nga nila tinatanong yan, hindi para busitin ka, kundi dahil concerned sila sa iyo. Pero ito ang punto ko, bakit ka nasasaktan? Yun ang mahalagang tanong eh. Kasi kung okay lang talaga, deep in your heart, na wala ka pa ng mga bagay na yon, yung mga issues na yan, edi dapat hindi ka na naaapektuhan. Because maybe, just think about this, maybe, just maybe, baka naman itong mga issues na ito ng buhay mo, e pilit mong tinatakasan at ayaw mong harapin. At maaaring hindi mo pa fully nasusurrender sa Diyos itong mga issues na ito. So what I would like you to do is this. Maybe, I believe, this comments of your titas is actually God's invitation for us to look deeper into our hearts, look deeper into our lives, and assess what should we do with these situations. For example, sinabi ka, uy, tumataba ka. Maybe, this is God's way of inviting you to look deep into your health. At baka kailangan mo nang ayusin yung kalusugan mo, kailangan mo nang mag-exercise, kailangan mo nang kumain ng healthy. Or, maybe, yung tanong sa'yo na, oh, bakit wala ka pang asawa? Maybe, it's an invitation of God for you to think about your vocation and really discern properly if you are really for single blessedness, for married life, or for religious life. O kaya, yung nagtanong sa'yo na, oh, bakit wala ka pang kotse? Bakit lubog ka pa rin sa utang? Maybe. It's God's way of inviting you to look deeper into your finances. Baka meron kang kailangan ayusin sa career, sa negosyo, on how you deal with your finances. Because I believe, my dear friends, God has a funny way of speaking to us. And He can work through those titas of Manila, titas of our families, family reunions. So, right now, here's what I invite you to do. I want to invite you to look deeper into your hearts. At tingnan ninyo nga ba, ano nga ba ang pinagagawa ng Diyos sa'yo ngayong Pasko? Because at the end of the day, yes, these titas, I'm not excusing them. They may harshly judge you. O kaya masakit talaga yung pananalita nila. But at the end of the day, it's upon us not to react negatively, but to respond positively. And in that way, everybody is happy in a family reunion. And at the end of the day, after your reunion, ikaw pa ang nagbago. Bakit? Kasi alam mo na kung paano babaguhin yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Again, how to respond to the titas of reunion. I hope you learned something. Share or comment on this thread and you will be blessed. I'll be posting more of this so you can have a relationship.
shift your relationships, shift and change your life. Again, this is Veldin Lim. See you next time. Merry Christmas!